Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, hope to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I. So ngayon po, ito pong mga bintana natin po, lalagyan po natin ng kulay ito para medyo mas okay pong tignan at malinaw. Kasi po, hindi po siya, kasi po parehas po siya ng kulay sa wall at bintana. So ngayon po, si-separate po natin ang kulay. Ang ganda po, may kulay po yan. Lahat po ng object dapat po may mga kulay po. Sige po, ganito na po. Kiklik po natin to, yung mga bintana na yan. Pasensya na po. Click natin yan. So ngayon po, pagkatapos po nyan, punta po kayo dito sa area na to. Ito po yung object color po ng properties po nya. So ngayon, i-click nyo po tong arrow na to. So click natin, mamili po kayo ng kulay dyan kung ano pong gusto nyo. Ayan po, nagbabago po ng kulay kung anong gusto nyo pong kulay, nasa inyo po yan. Ayan, so mas maganda po para sa akin ito pong kulay, sa akin lang naman ha, ito po, ito na lang po sa akin, light ano yata to. Ano ba to tawag ditong kulay na to? Click natin. Blue, ano yata yan? Navy blue. Navy blue yata. So, ayan po. Enter natin. Okay. So, exit. Sorry, pasensya na po. So, ngayon, nalagyan na po natin ng kulay yung mga bintana. So, sa ngayon po, magsisimula na po tayong mag-dimension sa ating kabuuang floor plan. Lalagyan na po natin po siya ng mga sukat. Okay. Uunahin po natin lagyan ng sukat itong nasa labas po. Pagkatapos po, sa loob po tayo maglalagay. Okay. So, umpisa na po tayo. Type po tayo ng DIM. DIM. Enter. I-zoom natin ng konti. And then, click natin yung pan para ibaba natin. Para makita. Right click natin. Exit. Click basement, base point. Corner to corner muna. Drag pataas. Yan po yung sukat ng lapad ng ano ng wall niya sa labas. So tuloy po natin, click po natin dito. Ayan. Ayan. Puro right side lang po kayo mag-click, tapos left, tapos taas, click. Right, left, off, mali. Ibay na pindot. Click. Ayan po. Taas nyo lang po. Ganyan lang po. Ganyan lang po kasimple. Tuturo ko po sa susunod po yung tutorial ng layer. Layer properties po. Tsaka po yung dimension. Okay. So ngayon po tatapusin lang po natin. Kukumpleto yung po natin. Lagyan po ng dimension to floor plan natin po para matapos po yung part 4 natin. Okay, so ngayon po tuloy po natin, click. Click natin, click, taas natin, click, click, taas, click, click, taas, tabingi.
Sabi nga, i-click natin, delete natin, palitan natin, back tayo, type I, D-I-M ulit, enter, right, left, angat, right, base point, left, angat. So, okay na po yung one side natin. So, angat po natin dito. Ayan. Right click, exit. Dimension ulit. Ipalitin natin para makuha natin corner to corner. Dimension ulit. Corner to corner. Ayan. So, okay na po. I-zoom na natin ng konti. Ibaba po natin. Unahin natin sa taas. Ayan. Right click, exit. So base point dito po. Ayan. Click. Unahin natin sa baba, i-click, tapos sa taas, click. Tapos tapat lang natin. Unahin natin sa baba, click, taas, click. Tapat lang, click. Okay, angat natin, taas natin, right click, exit, base point ng pintuan, base point, click, click, click. Dito na natin lagay sa kabila. Click. Click. Dito na lang kaya. Oh, dito na. Ayan. Mas okay na yan. Click base point. Click. So, click. Ang galaw lang talaga yung cursor niya. Click. Tapat na dito. Click. Click. Okay. Ayan po. Click. Click. Tabingi. Delete natin. Enter. Type DIM ulit. Enter. Click. 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 So, dito naman tayo sa part na to. Angat po natin ng konti. Ayan. Para makita. Right click, exit. Corner to corner. Baba. Base point, base point, click, right base point, second, click, 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 itapat. Click, click, tapat. Ayan po. Ayan, tapat. Click, click natin. So, ayan na po. Okay. Nakukuha nyo po yung ginagawa po natin. Madali lang po masundan po to kasi po hindi naman po mabilis ang tutorial ko. Mabagal lang naman po. Kaya po sigurado po ako na masusundan nyo po yung ginagawa natin. Okay? So ngayon, dito naman tayo sa kabilang side na to. So, palitin natin ng konti para ipan natin. Para ma-adjust natin ang center. Dito tayo banda. Ayan. Right click, exit. So,
base point, corner to corner. Ayan. So ngayon, pwede na natin i-zoom ng konti. Ayan. Right click natin, ipan natin para may adjust natin. Ayan. Right click, exit. Ayan. Base point. Click. Click. Simula sa baba. Sa taas. Click. Click. Base point. Sa taas. So, click. Angat natin. Right click natin. Pindutin natin yung pan. Angat natin. Right click ulit. Exit. So, click ulit yung base point. Base point. Click. Ito. Click. 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 Ngayon, ito pong pintuan. Click. Click. Mali ito. Delete natin. Enter. Type DIM ulit. Enter. Ayan. Click. 900 ang sukat ng pintuan dito sa main door. So, click ulit. Ito, 200. Okay. So, tapos na po tayo yan. So, palitin natin. Tingnan natin kung kompleto na yung sa external niya. So, okay na po. So, adjust natin. Scroll, zoom natin para ma-umpisan na rin po natin dimension yung loob niya. Yan. Okay. So, exit po natin. So, umpisahan po natin dito. Dimension. Tuloy-tuloy po yan, ha. Yan, o. Tuloy-tuloy po. Tignan nyo po yung command sa baba. Naka-DIM pa rin po yan. So, tuloy-tuloy lang yan. Ngayon, kung hindi na po mag-appear, i-type ulit kayo ng DIM. Okay? So, ngayon, ito po. Click natin. Click. So, ayan. Ay. Bakit? Delete natin. Ibaba natin. Click nyo lang yan. Oh. Ayan. Tapos, ito. Magpupula yan. Click nyo para bumaba. Ayan. Click. Okay. So, DIM ulit. So, click. So, click. Click. Ito, corner. Tapat nyo lang dito. Ayan, para magpantay-pantay. Dito muna kaya tayo. Dito sa kabila. DIM, enter. Ayan. Dito. So, dito lang tayo. Ayan. Tapos, pintuan. 800 to dapat. Ayan. 800 na. Ito natin lagay. Ayan. So, dito ito corner na to, mayroon na siya sa taas. So ito na dito na tayo yung haba niya. Ayan. So ito dito tayo sa baba, tapos si pintuan niya. $700 yan eh. Ayan, $700. Ayan. So, okay na to dito. Ito. Ayan, parehas lang naman yan. So, ito. Click natin dito.
Ayan, pares po nito, 210. Tapos ito, so angat natin ng konti, click natin yung pan, angat, right click, exit. Yan lang naman po ang mga command dito eh, sa mga ano, sa floor plan pag gagawa po kayo mga pintuan, pintana. Yan lang naman po dimensions. Yan, konti lang naman ang command niyan, hindi naman ganang marami. So dito na po tayo, tuloy po natin, click baba, click natin dito sa corner yung opening niya. Ayan, ito ang corner. Okay, tapos ito, ito, ah, ayan. So 800, 1500, itong pintuan pares naman, pero lagyan na rin natin to, click, dapat to 800. Ayan, 800 na siya. Ayan, so dito meron na ba tayo dito? Meron na yan sa taas, meron na po sa taas. So dito na, dito na po tayo sa baba. Ah, ito pa isa, ito. Ayan, okay, dito natin lagay. Ayan, madali na pong mabasa yan pagka talaga pong marunong pong bumasa ng plano, eh madali pong mababasa po yan, saka po yung gagawa. Okay, angat po natin, dito na po tayo sa baba. Right click, exit. So dito na tayo mag na dimension, corner naman ito. Ito. Ito po. Ayan. Tapos natin. Tapos corner to corner, dito na may sukat na, may bintana sa labas na eh. Ayan ho, ayan, click. So dito meron na itong sukat, 900 itong pintuan opening. So itong corner, ayan po. Tapos ito po, tapos ito, may pintuan na rin na sukat dito sa labas. Ito na lang po, ito sa may corner nito, tsaka ito 200 eh. Ayan, so okay na po, tapos na po yung dimension natin. So paliitin natin para po makita natin lahat. Ayan, ayan po lahat. So ngayon po kukulayan po natin yung dimension para po maiba naman ang kulay ulit. Okay, so i-click po lang natin yung lahat ng dimension na yan, tapos papalitan natin ang kulay. Okay, right click natin. Excuse me, i-cross window lang po natin, dito po kayo mag-click. Click nyo po dito, tapos drag nyo pa baba, tapos ito lang, gandito lang yan oh. Click ito rin, i-drag nyo yan, yung matitira yan, click yan. Tapos i-click nyo na itong nasa loob, kasi hindi natin ma-cross window yan.
click natin yung mga dimension na nakikita natin yan. Para isang click na lang sa kulay. Ayan. Ayan po. Click natin lahat. Ayan. Click, click, click. And click, click. So, yung matitira, mamaya na po yan, nasa baba. So, pagkatapos pong i-click nyo yan, punta po kayo dito sa object color na to. Ito yung properties po ng object color. So, ngayon, i-click nyo po itong arrow. Click nyo yan. Tapos, mamili po kayo kung ano pong gusto nyo yung kulay dito. Yan, nagpapalit-palit na po ng kulay yan. Yan, tingnan nyo po. Ayan, oh. Yan. So, ngayon, sa akin, nasa inyo po yan kung anong gusto nyong kulay, ha. Sa akin po, ito na lang po. Itong kulay green. Okay? Saka nyo po enter. Yan na, green na po siya. Ngayon, may natitira pa tayo sa baba. Iaangat natin. Angat. Ayan po, natitira natin. Right click, exit. Ito, meron pa tayo ditong isa. Tapos ito ay cross window natin para isang click lang. Ayan. Tapos balik tayo dito sa object color. Click nyo yan. Enter. So, ngayon ito na po. Kompleto na po yung dimension natin sa exchange sa external and internal. Ayan na po siya. So, ngayon po tapos na po yung part 4 natin. Tapos na rin po yung floor plan natin. Ang nagiging kulang na lang po nito yung mga furniture po sa loob. Katulad po ng mga bed, yan, sa living room, mga sopa niya, lahat. Sa dining niya, sa kitchen niya na lang po ang kulang yan. Pero sa susunod na video po, ituturo ko po sa inyo, ilayer natin muna to. Ito po siya, ito. Ilayer po natin siya. Kumbaga, isi-separate natin ang bawat isa sa kanilang object para po ma-separate natin sila. Tsaka ituturo ko na rin po sa inyo sa susunod na video yung paano po gamitin yung mga dimension. Okay? Skip man. Dito na hanggang dito na lang po. Salamat po. Sana po wag pong kalimutan po mag-subscribe, like, and share po. Maraming salamat po.